Yan. Good morning, mga kasular. So, ito na po yung request ni Sir. Okay. So, ito na. So, maglalagay na ako ng wire ngayon, ano? Okay. So, ito yung solar panel na gagamitin natin. So, nasa 100 watts po ito. Okay. 100 watts mono. So, yan. Para dun sa solar generator natin, since yung controller niya is PWM lang, pang 12 volts, so yung solar panel na gagamitin nyo, mag-range siya from 50 watts up to 200 watts lang. Pero yung maximum na input power na ilalagay natin, since nasa 30 amps lang yung controller, so 12 times 30, so 360. So, pwede natin yang kahit gawing 400 watts, dalawang tag 200. Okay, kasi meron pa yung 20% na tolerance yung sa controller by multiplying 12 volts times 30. So, ganun yan, ano? Okay, pwede rin kahit mababa kayo dun sa 360. Pero anyway, since yung battery natin is nasa 100 ampere hour lang, ang computation kasi 1 is to 2. So, kung meron kang 100 ampere hour na battery, i-times 2 mo lang yung 100, so kailangan natin ng 200 watts na solar panel. So, ganun. Okay? So, ito na yung gagawin natin. Meron na akong naka-prepared na wire. Okay? Kasi alam ko na yung request ni sir. So, ito na yung wire. Okay? May connector na siya na nakalagay, no? Para dun sa solar panel. Okay? So, sa positive or pula ng wire, negative MC4 yung nilagay ko. Kasi from solar panel, yung positive supply niya naman is male MC4 or positive MC4. So, ganun na, no? Sa black na wire is positive MC4. Kasi yung sa negative supply ng solar panel, negative MC4 para magkukonekta sila. Hindi ma-reverse polarity. Okay. So, tawagin ko muna yung assistant ko. Sir, pakikuan nga. Okay. Kasi gusto makita ni sir, ano? Ano? Meron kang kuan dyan, Tolts? Anong kailangan? Flat screw o Philip? Flat. Okay. Ang ilong ko, flat. Flat ang ilong ko. So, yan. Okay, ito, pre. Yan. So, ganun lang ka-basic, ano? So, kailangan mo lang ng flat screw kung naka-crimp na kaagad yung MC4 connector. So, yung gagawin nyo, para makakuha na, no, hindi na kayo bibili ng MC4 connector, pag bumili kayo ng wire sa mga solar supplier, bumili kayo ng MC4 connector, ipakabit nyo na rin, ipakrimp nyo na rin. Okay? Sipilitin mo. Kakasya yan. Yan, kinakabit niya na niya mga ka-solar, oh. So, yung negative. Hindi, pabaliktad ko eh. Counterclockwise ka kung gusto mong ipaluwagan. Ganyan, paluwag ako, baliktad. Ganyan. Hindi pa, counterclockwise. Pahugot. Pahugot na. Hindi. Pa ganyan nga. Hindi yan pahugot. May clamp kasi yan sa ilalim, ipababa mo muna yung clamp niya, huwag mo muna ikabit yan. Yan, di ba bumaba na yung clamp? O, saka mo yun ipasok. O, pag bumasok na, o saka mo i-clockwise. Kala ko sa ilalim. O, sa ilalim. Okay, so yan kadalasan yung error ng mga DIY, no? Yung paglagay ng wire. Okay, akala nila yung pahigpit counterclockwise kasi bumaba yung clamp. Pero hindi. So yan, makakakalos kung na kayo nyan. So, counterclockwise papaluwag. Okay. Pag bumaba na yung parang clamp nyo dun sa loob, saka mo i-clockwise para humigpit. So, okay kailang pre? Kailang. Okay. Okay, shoutout nyo pala kay Cage Truck, okay, yung nag-request sa video na to, ano? Okay. Okay. So, i-ready na lang natin, pre. So, ito, ganyan lang ka-basic, okay? Mag-tap ko lang ng wire doon, okay? So, maganda to sa mga DIY na
hindi na gusto masyado mag-wirings pa sa controller. So, ganito yung fit sa kanila. Okay, yung all-in-one generator. Okay, nagkabuhol-buhol, ano? Naayos pa ni paring... Ang pangalan mo, pre? Koist G. Koist G, okay. Shoutout nga pala sa'yo, pre. Shoutout. Di ba? May YouTube ka rin? Koist G. Blog. Okay. So, yun sinasabi natin, ano? Blog. Ano yung blog, pre? Blog. Okay, sige. So, while, video making, okay, enjoy natin, ano? So, okay, pakikuha nga yung solar panel natin, pre, kahit yung 100 watts lang, isang piraso. Importante makikita ni sir. Yun. Pero paalala ha, huwag nyo munang i-connect yung solar panel as long as hindi pa natin siya na-commission. Okay, so i-ready mo lang yung solar panel na dyan. Okay, so 100 watts. O huwag mo muna ikabit. Ipahiga mo lang muna, pre. Okay, ganyan. Okay na yan. Sige. So, ang gagawin mo sa solar generator, okay, i-on mo muna yung breaker sa likod. Yan. Okay. So, dun sa harap naman, okay. So, ang gamit nito pang DC output. So, kung meron kang 12 volts na ilaw na plug and play, pwede dito. Pwede din dito yung charger. So, may mga output na to, no? Kung i-on mo to. Okay. So, yan. I-on na natin yan. So, meron yung output. Yung indicator niya, meron siyang DC output, pero pag once hindi mo i-on yung switch dito, wala yung output dito. Okay, so i-switch on mo yun na yung inverter, pre. Pero anyway, pwede na tayong mag-tap dun sa controller ha, kahit hindi mo muna i-on yung inverter. Okay, wag lang muna yung inverter. Pwede ka na mag-tap dun ng solar panel, pre. I-tap mo na. Sige. Oh, babasag yung buti. Sayang yung buti, pre. Mabibenta pa natin yan. Oh, since yan ang mga ka-solar, ano, nakikita natin yung mga pasura dito sa gilid. Okay. So, natap niya na yung solar. So, makikita niyo dito yung solar na indicator, umilaw na. So, to verify na nag-charge talaga siya. So, kung meron kayang ganito na tester, ano, clamp meter. So, dito... Ito yung para sa DC current na pag-test, AC current, okay? Sa boltahe naman, nandito, no? Yung AC, yung wave, ang form, DC, single line, and broken line sa baba. So, yung kukunin natin ngayon is yung current, kung meron na ba talaga nag-flow na current from solar. So, ilagay natin sa DC current, yun. Tapos, i-clip lang to sa isang wire. So, pasensya na mga kaibigan, ano, medyo low bat yung battery. Pero anyway, so, ito na, okay na. So, i-clip mo dyan sa wire, pre. May pagtingin niya. Yeah, kahit saan, sa isang wire lang. Oh, so, yan. So, yung na-absorb natin na current ngayon, so, minsan nag-charge, ano, 0.66 amps. Bakit? Kung makikita natin yung kalangitan, okay. So, walang araw na nakikita. Medyo madilim, ano? Kasi tag-ulan ngayon, meron tayong low pressure. So, next. Okay na. Ituturo ko rin sa inyo yung pag-configure ng inverter, ha? So, power on. Yan. Okay na. So, yung default, naka-set 1. Means to say, utility priority, backup ang battery. Magagamit lang po yan kung meron kang utility na sinaksak sa inverter or ano tawag dun? Kinunik sa inverter. So, yung utility or grid, yan yung mga Meralco, okay? Mga distribution utility provider. So, yan. So, kung meron kang utility, i-plug in mo to siya. So, makikita mo dito sa image, meron niyang symbol, okay? Tapos, priority, supply sa load. So, meron tayong wire, pre, para pang kuhan ito, yung adapter niya. Kasi meron kasing iba ka, gusto talaga nila makita eh. So, post ko lang. So, ito kaibigan, ano, yung kuhan niya, adapter. Sige, kuhan mo dun sa likod. So, ang problema na naman yan, wala pala siyang kuhan, ano,
yung outlet natin walang pang-grounding. So mahirap din naman kung tatanggalin natin ano. Kasi display to, binibenta pa. So ang gagawin nyo, kung kaya yung magkakapit ano, puputulin lang po ito. Ito. Okay? Kung walang grounding. Pero kung meron kang grounding, mas maganda kasi may grounding eh. Pero kung hindi mo na ito gagamitin, ang gagawin mo na rin, yung body ng inverter, okay? Lagyan mo ng wire, okay? Yung may lugs na wire, ano? Tapos i-ground mo ito. For safety na rin. So, anyway. So, balik tayo, no? So, yun yung sa set 1. So, paano maglipat sa set 2? Ilong press lang po itong function. Okay? From set 1... Okay, susunod niyan as set 2. So, ano ang set 2? So, dun sa manual, mababasa nyo yan. Set 2 is, kung walang load, okay, minimum is 5% sa 1 kilowatt. Kasi 1,000 watts yung inverter dito eh. So, nasa minimum of, 5% ng 1,000 watts, pre, ilan? 50 watts? 1,000 times 0.05. Wow. 1,000 times 0.05. So, 50 watts. Okay. So, kung hindi abot ng 50 watts yung load mo, ang gagawin ng inverter, every 10 seconds, mag power on siya or mag output, tapos mag shutdown. So, ikukuha natin ha, since nakaset to na, paano din mag reset na magiging set to siya. So, long press lang yung off. Okay, after a few seconds, balik natin on. Okay. So yan, set to na siya. So try to observe kung ano yung trabaho ng inverter ha. Yan, so meron siyang output. Okay. Supposedly set to is kung ano yan ano. Every 10 seconds mag-out siya. So sa ngayon, parang hindi ata nag-take effect. Continuous yung output niya. Okay, from battery, supplied sa load, let it go. Kasi kung set 2, ganun yun eh. yan. Sa display lang pala. So sa set 2, yan yung output is 0. Yan. Lumabas to 20, tapos back na naman sa 0. So, kaya pala hindi siya tumunog kasi naka-silent. So, paano magtanggal or mag-silent ng inverter? Short press lang yung function. So, yan. Every 10 seconds, mag-output ng 220. Kung walang load na umaabot sa 50 watts or greater than, back to zero siya. So, ganyan yung gamit ng set 2, ha? Baka sasabihin ng iba, sira yung inverter. So, yan. Okay? At least nakikita nyo na, yun. Every 10 seconds to 20. Pero kung abot ka ng 50 watts na minimum or greater than, kasi 5% sa 1,000 watts, okay, continuous na po yung output niya. So, ganun. So, let's go for set 3. Long press pa rin, okay? Yan. Set 3. So, battery priority. So, para mag-take effect na rin yan, long press mo lang to. Yung power off. Okay, after a few seconds, balik on. So, kailangan first na appearance sa screen, yan. Set 3. So, means to say, activated na yung set 3. Okay. So, continuous na po yung output niya. So, next na question. Paano daw mag-configure sa low voltage disconnect ng inverter at saka yung sa alarm? So, ang gagawin natin, i-off ko muna yung inverter, ano? Dito sa gitna, may mga secret button yan. Ito yung dalawa. Ito yan, oh. Oh, naririnig nyo? Ang gagawin nyo, itong dalawa, pindutin nyo sabay yung power. So, yan. So, BO1, yan yung maximum voltage. So, arrow down. Asan na dito? So, BO2, okay. So ito na yung sa BO3 yung ito yung alarm voltage niya. Pagdating sa 11.5, mag-a-alarm na yung inverter. So ang BO4 naman,
yan yung low DC disconnect. So, napakalalim, ano? So, delikado to sa mga lead acid batteries. Or even itong kuan, ano, gel type. So, ang gagawin ko, ililipat ko to sa 12, at least 50%. Pagdating ng 50%, mag-a-alarm na siya, at the same time, mag-shutdown. Okay? So, ganun. Or pwede rin, from 12.0, mag-a-alarm, para ma-trigger yung mayari na, oh, dapat mag-stop ka ng gumamit. Okay? Tapos 11.5 yung low DC cutoff. So, paano ilipat? Ilong press mo lang tong function button. Okay? Para lilipat siya dyan sa kabila. So, 11.5. So, BO3 is for, kung ano, sa alarm niya. So, gawin natin 12. So, yan. 12.0 na. So, para masave yan, function button na naman. Okay. Okay. So next, sa BO4 or low DC cutoff, okay, sa 10.8, delikado na yan, ano? Super drain na talaga yung battery mo dyan. Lalo na yung gel type or lead acid yung mga battery na gamit, ano, kadalasan. So palitan natin yan, gawin natin, for example, gusto nyo, wawarningan yung mayari na pag 50% mag-alarms inverter, pero meron pa siyang ilang kuan ano, mga minutes or seconds, okay, mag-shutdown din siya. So nasa sa inyo yan, ano. So ang pinaka-highest niya sa low DC cutoff is 11.5. So yan, wala na tayong magagawa, 11.5 lang. So ang gagawin nyo lang, since hindi na siya mag-shutdown pagdating sa 12, kasi 11.5 ang pinakamataas, okay, i-orient nyo lang yung in-installan nyo. Okay, or even yourself kung nag-DIY ka lang. Pagdating sa 12.0, since BO3 sinet natin, mag-alarms inverter. Pero bago siya mapatay, pagdating pa sa 11.5, yung output sa EC lang. Pero yung sa DC, continuous pa rin yan, ano? As long as may laman yung battery, mag-out pa rin yung DC natin. So for kuan na rin, ano? Anong tawag nito? For protection sa battery, mas mainam pag-alarm na inverter, shutdown mo muna yung inverter lang. Okay? So, para ma-take effect na or ma-save na yung settings natin, long press ang power off. Okay? Few seconds, pwede mo siyang i-power on. Okay? So, sa pag-program ng inverter ha, kailangan walang supply na iba. Walang, ano, what I mean is walang utility supply. Kasi yung solar naman, iba kasi yan na kuan doon, ano, circuito, nakakonect yan sa battery. Okay, from battery naman, nakakonect sa inverter. Okay, so kung mag-reprogram ka ng inverter, walang utility supply para mag-take effect kagad yan. So, yun. So, yan lang, ano. I hope makakatulong dun. Salamat, Sir Cage Rock. Okay, so post ka rin yung pangalan niya dito, ano. So, shoutout sa'yo. God bless and more power.